Magandang umaga po sa inyong lahat. Magayang aga, itimium mousa sa ating po mga kapatid na tagbanwa sa West Coast. Nagbabalik po tayo ngayon sa Real Talk at very exciting po ang ating topic today. At kaya mag-stay tuned po kayo, samahan niyo po kami sa inyong tanghalian po ngayong araw na ito dahil nako, napakagwapo ng ating guest. Marami nagka-crush, heartthrob na heartthrob. Tall, dark, period. Grabe. Let's all welcome. Ayan na. Grabe po, Mr. Joderick Arcelia. Hello. Hi, hi. Shout out sa mga nanonood, sa mga fans ko dyan. So, dyan lang kayo. Nood lang kayo. So, binabati ko rin yung mga family ko dyan sa Baler Aurora, sila mama, sila papa, si ate, si kuya, si ate, lola, aso, pusa, lahat kayo dyan. Miss ko na kayo. Grabe! Ang ating pong topic today para po sa ating pong Real Talk ay ang cute-cute ni Manong, ni Kuya Maniniot. Oh, di ba? Ang Tagalog daw po kasi ng photographer ay Maniniot. So, ito po, ano nga ba? Ito kasi, syempre akala natin, hindi ba, parang imposible magbago ang buhay ng isang tao. Pero katabi ko po ngayon ay isang ebidensya ng grabing pagbabago po talaga. Nakita ko yun po talaga ito nung Hike for Life Days. At hindi ko po lubos akalain na talagang magiging ganito na siya. Ang gwapo, oh, grabe, oh. Wow. O, di ba? Six-footer. Oh, at yan, yung mga abs. Ayan. Kaya dati po siya ay siga at tambay. Presidente po ng Tinigiban Boys. Kasama po yung asawa ko. Ngayon po ay life group leader na at manlalakbay. So, bago ang lahat, Jody, nais muna nating batiin yung mga nanonood ngayon. At siguro to, grabe tong fans club mo na to. Si Ella Ragudo, si Ate Jenny May Alvero, si Miss Maureen Dagumboy, magandang tanghali po sa inyo. Si Ken, oy, my disciple. Si Ken Coaching, disciple mo, yeah, ito. Yeah, si, oh, yan. Makinig ka, Ken, kasi yeah, malalaman mo yung mga secrets talaga ngayon. Aray, 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 aray. Kuya Jody, mga tinatago-tago niya, i-expose po natin aray, ngayon. So, Jody, paano ba nagsimula yung pagbabago ng buhay mo? So, pero, wait lang pala. Magbigay ka muna ng background. Kasi kanina, ang sinabi ko, siga lang at saka tabay. Alam ko marami ka pang ginawa sa iyong buhay. So, ako pala si Jody. Yun yung tawag nila sa akin, Jody. Pero ang totoo talagang pangalan is Joderick Arcelia. And nag-work ako dito sa media as a videographer and producer. And ayun, sometimes nag-freelance din. Wow. Ano ba ibig sabihin ng freelance? Yun po yung ano, yung pwede ka mag-shoot kahit saan. Okay. So, di ba sa ikaw ay taga Tinigiban? Yes po. Okay. At nung time ba na yun, paano ba nagsimula yung pagbabago ng buhay mo? Yung pagbabago po ng buhay ko is nag-start nung 2009, nung merong event yung church na Hike for Life. Before kasi is talagang tambay ako, ang dami kong kalokohan na ginagawa before, ang daming... Kumbaga, kila sa mga magulang ko, salot na ako kasi nga, puro bisyo, ang dami kong mga ginagawang kalokohan. Yung tipong si Jody dati, walang pangarap kundi maging guard lang, okay na. Kasi yun yung pangarap ng tatay ko dati, maging guard lang, okay na daw sa akin yun. So, parang pinahawakan ko na yun, okay, ganito lang pala yung buhay. So, year 2009, nagkaroon ng Hike for Life sa church. Yun yung sumama kami simula Puerto to, maglalakad pala yon. Simula Puerto to Bakungan, Bakungan to Bahile, Bahile to Tagabinet, tapos Tagabinet to Sabang. Yung time na yon nung sumama, kasi in-invite lang din kami ng friend namin na ano yun, na sabi nila sa amin na, Jude, sama tayo sa ano, Hike for Life. Mukhang maganda doon, ganun. So, maraming magaganda doon. Ay, marami. Sabi nila, marami. Uy, ayos yan ah. Joke lang. Hindi, ako talaga gusto ko lang na magandang, ano, kumbaga, masaya. Yung kasi bago yun eh. Walang ganun nangyayari sa Puerto eh. First time na mangyayari yun. So, sumama ako. Sumama ako kasi nga, hindi pa ako nakakapunta ng Sabang that time.
Sabi ko noon, sige, para ma-experience ko rin sama kasi yung mga tropa ko nagkukwento yan about sa underground, ganun-ganun, yung sa Saba nga, maganda nga daw doon. So yun, sumama ako. Then, parang naririnig namin yung message ni Pastor na mayroong plano si Lord sa'yo, mayroong magandang plano si God sa'yo. Then, hindi ko akalain na doon pala ako arestuin ni Lord. So, nag-change lahat. So, 2009 yun? Opo. 2009. Anong tribe mo noon? Naphtali. Kaya batiin mo ngayon ang mga nakikinig Naphtali. Sa atin ngayon, ang mga Naphtali, ang iyong yes. tribe leader, I yun. See. Si Ate Julie ng Naphtali. Oh, okay. Yeah. Biyabati ko po si Ate Julie na nagtiis sa amin simula nung nag-hike for life kami talagang kahit na kahit na panis na yung pagkain namin. Gusto niyo yung kainin niyo lahat. Ganun po kami katindi nun dati nung nag-hike for life. Pero grabe yung niya, pagbabantay sa amin at pagpapakita at pagparamdam sa amin ng pagmamahal. Grabe. Ang dami po pala talagang naging answered prayers nung Hike for Life. Naalala ko that was 2009. Okay. Pero ako ay nakasama ng Hike for Life noong 2010. At doon ko unang nakita yung grupo nga nila Jody. Grabe, pag tuwing pupunta po, lalakad po sila, ang pinagpipray po namin na Lord, ingatan niyo po yung mga pagkain namin, ang mga bag namin. Kasi talagang, yan, parang pag once dumaan na ang grupo nila Jody, parang maraming mawawala. Yeah. Gayun. So simula nun Jody, ikaw ba, di ba nung sabi mo nga, naririnig mo yung salita ni Lord yes, sa pamamagitan po ni Pastor Ancho Buenaventura. Yes, so ano yung naramdaman mo nun? Yun talagang nung hindi ko pa actually talagang lumakad daw kay God. Kasi after nung hike... Hindi mo pa sineryoso. Hindi ko pa sineryoso eh. Pero nung after nung hike, yun, nag-umiinom pa kami. Ang dami pa. Yung mga, yan si Jose Roy, nakasama namin. Kami-kami yan. So nung after hike, yung lahat ng binigay sa amin na mga noodles, yung mga dilata, yan. Yun yung pinangpulutan namin. Nag-inuman pa kami, nagpunta pa kami sa kanya-kanyang bahay. Pero dahil sa pangungulit ng mga ate at kuya namin na sila, Kuya Bong, yan, sila Ate Karen, sila Ate Shendi, yun. So in-invite nila, pinagpatuloy nilang invite kami dito. And then, yun, may time now sa Mendoza, talagang, naramdaman ko yung love ng God and dahil sa paunti-unti kong pagpatuloy dito sa church, tinanggap ko si God as my personal savior. And yun, kaya nga binigay niya sa akin Jeremiah 29:11. Kung papanoorin nila yung testimony ko sa YouTube, doon sa Life Church Tube, doon yung testimony ko. So binigay niya sa akin Jeremiah 29:11 which is yung sabi niya doon, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Amazing. Yeah. Talagang minemorize mo yun. So, opo. Siyempre, shout out ngayon sa iyong primary leader na si Coach Joshua. So, shout out sa leader ko na walang sawang magpakita ng pagmamahal. Yung tipong, hindi, talagang laki ng utang ko dyan kay Kuya dahil sa, ginamit siya ng God. Isa siya sa ginamit ng God para maging ma-build yung leadership na mayroon ako, yung kakayanan na mayroon ako, yung dating walang plano sa buhay, yung tipong makagraduate lang ng high school or ng makatrabaho lang sa guard. Kumbaga si Kuya ang nag-lead sa akin na hindi ka hanggang dyan lang. Mayroong mangyayari sa buhay mo. That's so, right, no? So, sinabi mo kanina, nandito ka na sa church noon, pero ikaw ay nagiinom pa rin. Ikaw ay gumagawa pa rin ng mga bagay na sabihin natin ay hindi kaaya-aya sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Kailan yes. talaga yung naging turning point mo na iniwan mo lahat ng bisyo, pambababae, panlalalaki? Ano pa ba mga ginagawa mo, Jones, maliban sa mga yon? Walang pambababae. Hindi ako mababae. Ay, hindi ka mababae. Mabait po ako, hindi ang po ako. Ang ingay kasi ngayon ng aming grabe, GC. Grabe, hindi po ako ganun. Mamaya meron ako mga question dito, may mga pinapatanong. Iyan ako lang po, hindi po ako babaero. Oo. Malakaibigan lang po ako. Ganun.
Nangyari lang na isang babae. Tama yung sinabi. So, iklaro po natin yun. Hindi po babaero si Jody. Yeah, siya ay tama. Isang mapagmahal na tao. Yan. Yan. Tama. So, Jones, kanina nga sinabi ko kanina na, yun nga sinabi mo na, ikaw dati nagiinom pa rin, pero nandito ka lang sa simbahan. Kasi for sure, ang alam ko kasi ang church, hindi naman siya tahanan ng mga perpektong tao. Yes, tama yun. Ang simbahan po ay isang pamilya ng mga tao, may mga kanya-kanya mga struggles, yes, hindi ba? Tama po. So, paano ba talaga yung naging turning point ng buhay mo na sinabi mo na, magseseryoso na ako, iiwan ko na itong mga bagay na magpapabagal sa aking paglago bilang isang disipulo? Year 2010, yun na. Doon na talaga ako nagbago. Ano bang nangyari nung 2010? Yun na yung nagsama kami sa ano sa Santa Cruz, yung nag-ano kami nag-encounter. So doon na mismo inano ko, sineryoso ko na talaga yung paglakad kay God. And inalis ko na talaga yung lahat ng bisyo, lahat ng ano, yung pag-iinom, yosi, wala. Paano mo ba inalis yon? Biglaan ba na tinanggal mo? Actually, biglaan ka? Din talaga sa akin eh. Mm-hmm. It's your decision na sabi nila ang hirap daw na maalis yan, baka daw magkasakit ka, hindi. I mean sa akin kapag nung sinabi ko sige alisin ko na to, talagang biglaan po talaga. So sa isang pagbabago, kinakailangan talaga number one ay desisyon. Desisyon po. Mm-hmm. Yun po yung number one na kailangan maging matatag sa desisyon na mayroon ka. Kunyari, yun nga, gusto mong baguhin to, desisyonan mo talagang baguhin to kasi gusto mo eh. Kung gusto mo, talagang gagawan mo ng paraan yung isang bagay na gusto mong magbago sa buhay mo. So dapat po sa mga nakikinig sa atin ngayon, si Miss Donna Nebrea na magiging future Mrs. Rocco, si Angie Franco, si Miss Ella Ongkoy sa Manila. Alam nyo, tama yung sinabi ni Jody, no? Dapat desisyonan. At pag dinesisyonan mo, dapat pangatawanan mo ito. Yes, tama po. Ba? So Jodes, simula ba no? Wala ka na ba naging struggle o mas maraming struggle ay, sa iyo? Sobrang ang dami ko pong struggle na pinagdaanan. Katulad na? Yung na-inlove ako sa isang girl. Na, kasi ako before, wala talaga ako nakaging girlfriend kahit isa. Wala talaga. Akala ko dati kapag nasa church, okay ka na, parang wala ka nang iisipin na problema. Parang hayahay ka na lang, ganun. Kasi sa labas, napagdaanan mo na yung mahihirap eh. Pero nung nandito ako na sa loob, parang wow. parang lahat ng bagay na mayroon ka na mali, kailangan maayos yun eh. Kasi na-expose yung mga kamalian. Yeah, opo. Ganun. So sige, pag-usapan natin nung na-inlove ka. Ito na po, nung na-inlove si Jody. Okay, so ano ba yung mga nangyari nung Jones? Ay, na-inlove ako. Kala ko yung pag-ibig ko ay tunay, pero di nagtagal. Lumabas yan. Hindi, sige, kwento ko. Yung na-inlove ako, yung girl na yon is nandito rin sa church yun eh. So, FGD yon yung ano. Ano yung FGD? Para focus sa group discussion. Okay. Yun po para sa mga youth before. Uh-huh. And then, nag-start yun, nag-aasaran lang kami. Kinigiliti niya ako, ganun. Pag nakikita kami, kasi close nga kami noon that time. So, mag-ingat tapos, sa mga ka-close. Yan, tama. Yan. So, yun. Then, di nagtagal, parang nagkagaanan kami ng loob. Ganon. So, nagkagaanan kami ng loob. Then, bigla nga siya nag-text sa akin na, parang may tinanong siya that time. Tapos, hindi ko alam na siya pala yun. So, kung sino to, ganun. Ay, si Put. Ikaw pa, paano mo na ako yung number ko? Ganun. So, haba na yung ganyan. Then, paunti-unti, yun, amin ako sa kanya, na may gusto nga ako sa kanya. Uh-huh. And then, dun na. Parang dun na nagtuloy-tuloy, then siya nagkaroon din ng gaanan loob sa akin. So, alam mo yung mga sweet na text and yung mga paalalahanan mo yung isang tao na, kumain ka na ba? Kauwi ka na. Yan, ganyan. Teh, grabe, kuha mo ito. Oo naman, pinabasa niya sa akin yun eh. Uy. Pinabasa pala. Wait lang, kasi maingay nga sa GC namin. May nagpapatanong. Sige po, alam niyo po kasi lagi ko po sinasabihan. Gusto kaya may mga nagtatanong. Lagi ko po sinasabihan si Jody na, Jody, sana ka, kapag mag-aasawa ka na, galing sa network ko. Hey! Oh. Grabe. Te, pakitanong nga po kung anong ideal girl niya.
Oh, galing sa network talaga namin to. Te, pakitanong ko anong ideal girl niya. Nanonood po sila ngayon. Sa akin, ano, ideal girl, syempre, unang-una is love si Lord. And matangkad. May letter A? May letter A yung pangalan niya? Wala naman. Hindi, wala. Ah, okay. Walang ganun. Okay. Ah, kasi yung kasi before... Kasi gusto ko lang linawin para malinaw sa kanila. Ah, okay. Tama. Okay. Tama yun. Oh, so okay, yung before yung girl A na yun, kasi nagpa-pageant yun. Ah, okay. So yung mga gusto ko kasi yung mga matangkad, yung mahabang buhok, yung mga ganun. Tapos... May letter I ba daw maputi yung pangalan? Kasi may letter I ba daw yung pangalan? Wala din. Okay. Yeah, yung mga... May background music. Tapos, ang ano ko dati, gusto ko maputi. Kasi tingin mo naman kulay ko, pag nangalak kami, ano na yun? So, ano, eh. Mga ano na kami. So, ganun po. And, yun. Ano pa ba, Teta? Ano mo? So, yun lang, puro physical lang. Yun na nga, una si Lord, tapos mahal si Lord, ganun. Okay. So, Jodes, kasi daming curious, no? Ano ba yung mga nagbago sa buhay mo simula nung nagseryoso ka sa iyong lakad kay Lord? Marami po, maraming nagbago sa akin. Yun na nga, yung before kanina sinabi ko is yung mindset ko ganito lang yung feeling ko walang mangyayari sa buhay ko. But nung napunta ako dito sa church, tinanggap ko si Lord as my personal and savior ng buhay ko. Ang daming nagbago na marami pala akong kayang gawin sa mga bagay na akala ko hindi. Kumbaga wala akong kayang gawin before. Nagbago sa akin yung ano ko, yung mindset ko. Yung mayroon pala akong kayang gawin na like ito, yung pag ano ko pag picture, pag video. Ang talent ko lang kasi dati akala ko is yung paggitara kasi nagigitara din ako. Yung pala, mayroon mas magandang plano si God sa akin na mayroon pa akong ilalabas na talent na to produce ng na film. Mga ganon. Naging part ka ba nung ating Icon? Yes po. Naging part po ako. So, isa ka rin doon sa mga bumuo ng isang pelikula na ang title ay Madaling Araw, Mahabang Gabi. Yan. So, ano-ano pa yung mga nagbago sa buhay mo, Jodes? Balita ko, ang dami mo na rin napuntahan. Yes po. Marami na po. Dahil, yun nga, sa GCC, sa Life College, yun nga yung Global Competence Class, na pumunta kami sa Singapore, Malaysia, Indonesia, Cambodia, and Vietnam. Piruin mo, dati ang pinupuntahan mo ay taga-Binet, yun, okay na sa akin. Tapos ngayon, sa ibang bansa na. Yes. Sino ba namang mag-aakala, hindi ba? Yes, na yes po. Dati, ang sabi mo kanina, ang pangarap mo ay maging security guard. Wala po kaming sinasabing mababa po iyon. Dahil ito ay isang marangal na trabaho, hindi ba? At ngayon, mga frontliners ngayon ang ating mga security guard. Proud ako doon sa mga yun. Dahil nagpupursige po sila. Yes. Pero, amazing. Meron palang mga in-add-on sa'yo ang yes, Panginoon. Yes, meron right? Po. So ngayon, maliban sa pagiging live media cameraman po ni Jody, ay siya rin ngayon ay may isang business din. Ito yung pagiging freelancer niya na pagkukuha ng mga photos and videos ng mga debut, weddings, mga ganun. At maliban po doon ay nakapunta na siya sa iba't ibang bansa. Ilang beses ka na ba nakalabas sa bansa? Dalawang beses po noong year 2019. 16, 2019. Balita ko, ikaw daw ay nagiging speaker na rin. Speaker? Oo, magiging ano ka na rin daw, mga guest speaker. Marami ka na rin daw speaking engagements. Uy! So ano-ano na ba yung mga napuntahan mo na ikaw ay nagbahagi ng salita ng Panginoon? Sa ano po? Sa network namin. Mm-hmm. Then sa Campus Rebo. Ayan, diba? Tama. Nakapag-share po ako ng 17,000 na tao sa ano sa saan nga yun? Koneta? Sa Koneta ba yun? Sa World Trade. So World Trade amazing Center. Po, no? Dati ang mga nakakaharap ni Jody ay yung mga kapwa niya nanginginom, yes po, nagyoyosi. And then, noong 20... Kailan yun? 2017. Ayan, hindi yan na matandaan. Hindi, nagsalita ako. Ay, 15 ba? 15. So, noong 2015, si Jody po, kasama po si Coach Joshua Bonaventura, yes, ay isa sa mga speakers na hindi lamang 10, hindi lamang 100,
kundi 17,000 na katao wherein shinare niya kung paano siya binago ng Panginoon. Kaya magandang tanghali po sa inyo, Miss LV Canoy, na nanonood din po sa atin ngayon. Grabe pala talaga, Jody, no? So, ano sa tingin mo yung mga pwede mong maipayo doon sa mga nakakaranas noong mga binanggit mo kanina, na hanggang dito na lang ba ang buhay ko? Tambay na lang nga ba ako? Hindi ba ako makakagraduate? Kasi alam niyo po si Jody, siya ay nag-graduate din, di ba, Jody? Yes, sa STI po. Oo, sa STI. So ano yung mga pwede mong maipayo doon sa mga kabataan na nakakaranas ng ganyan? O sabihin natin na hanggang dito na lang ba ang buhay ko? Actually, yun nga, isa sa inspirasyon ko na bakit ako gumagawa ng film. Unang-una siyempre si Lord, pero ang inano ko talaga is yung mga katulad ko before na wala silang ano, kasi kaya ko ginagawa yung like kwentong barbero, kwentong basurero, kasi gusto ko mapakita sa kanila na mayroong plano si Lord sa buhay mo. Hindi hanggang dyan lang yung plano ng Lord sa'yo, kundi gusto kong ikwento sa kanila yung nangyari sa akin before. Yun nga, dati yung kawalan ng tiwala sa sarili, yung akala mo wala na mangyayari sa buhay mo, pero actually mayroon po talaga kapag nagtiwala tayo kay God na mayroong pag-asa yung buhay at mararating natin kung ano yung ayun, pinapangarap natin. Yun po. At kung may maya-advise ka naman ngayon sa iyong life group, kasi po maliban po sa sinasabi nating may ministry po si Jody dito sa church, sa Life Media, ay maliban po doon may mas mataas pa po siyang pagkatawag. Ito yung pagiging life group leader. Yes, so ano yung maipapayo mo ngayon doon sa iyong mga ka-life group? So sa akin, stay strong kay Lord. At alam natin, lagi sa akin ito sinasabi ni Kuya, yung kaaway madaya yan. Lagi kanyang dadayain, lulukuhin, lagi kanyang nanakawan yung magandang plano sa iyo ni God. Kaya always nating i-guard yung heart natin kung ito ba'y makakabuti sa atin o makakasama. Kailangan maging strong tayo sa faith natin kay God. And yun nga, yung payo ko is maging strong, mas mahalin natin si Lord. And mas mahalin natin yung word niya. Kasi ano to eh, kumbaga yaman to na hindi natin makikita na ano, na yaman dito sa mundo. Ibang yaman na mayroon yun eh. Mm-hmm. Yun po. That's good, no? Maganda yung sinabi mo, Jody, na talagang magpalalim sa salita ng Panginoon. Opo. Kasi naniniwala ako na ano eh, ang lahat ng bagay ay pwedeng mawala. Yes, pero yes. Sabi nga doon sa Bible na the grass withers and the flowers fall, but the word of God will stand forever. Yes. So I think yung seed na itinanim sa iyo sa puso mo nung Hike for Life, hindi naman kasi agad-agad talagang magiging puno 'yan, hindi yes, ba? Tama. Dapat nag-uugat tapos magi-sprout siya. At ngayon makikita natin the seed of faith planted in the heart of Jody that was 2009. At ngayon po 11 years after 2020, ito na po si Jody ngayon. Yes. Hindi pa man perpekto, pero patuloy na nagpapabago sa ating Panginoon. Kaya po sa lahat ng mga nanonood sa atin, kasama po si Miss Angelica Amor, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Kung may kakilala po kayo na sa tingin natin parang patapon ng buhay, huwag niyo pong tingnan sila na hanggang doon lamang. You'll never know. Maybe the next Billy Graham is on the street right now. Tama. At nangangailangan ng isang katulad mo upang maabot sila. Si Jody po ay isa sa mga naabot noong Hike for Life. And God can really use you to reach out to people. A simple act of kindness can really change a person's life. Amen ba? Tama Amen. Ba? Tama. At Jody, may isa daw pahabol. Yes, Kuya, may nililigawan ka na ba ngayon? Grabe po itong mga ka-network ko. Sige, gang. Wala po. Wala po ako nililigawan. Okay. Ganun talaga. Wala sige, na kalano. Tingnan mo nga ako sa bata. Okay, sabihin mo ulit sa akin, sino love mo? Si Lord. Okay. So si Lord po ang nagmamayari po ngayon. Sa puso po ni Jody. Yes. So mga girls, idaan nyo na lang muna sa prayer, okay? Dahil marami pa pong gustong marating si Jody. Marami pang plano po si Lord sa kanyang life. Yes. At syempre, ate, si letter...
T blank 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 po ito. Wait lang, akala ko magwawakas na tayo. J man yan. Ay, Ate J. Ano ba yan? Ate, si letter... Hindi, ba yun? Ayan, may payo ba siya? Or may gusto siya? Ano si... Nagpapabati siya. Hi, okay. T. Sorry. So, taga-ibang bansa, Jody. Okay, okay. So, maraming salamat po sa inyo pong pagsusubaybay din sa Real Talk. Maraming salamat, Jody. Sige, pero may gusto yes, po ano akong i-shoutout. So, please, subscribe my YouTube channel and ganun din kay Mark. Yan po, ayan po. Sa, pati kay Mark Magbanwa. And alam ko sa... And Palawan YouTuber po, patuloy lang po kayo magsuporta and yun po. Kasi hindi masasayang yung pagsuporta nyo sa amin kasi alam namin meron kaming maitutulong kapag, you know. So kung makita nyo po sa daan si Jody, siya po ay taga-barangay Tinigiban. Yan. At gusto nyo rin, gusto namin mahawak kay Kuya Jody, huwag po kayong mag-atubaling, lapitan po siya. Tama. Hindi po siya nakakatakot. Opo. Ayan po, napakabait po ni Jody. Kaya po maraming salamat Thank sa you, Jody. Salamat I'm so excited po. On what God will do yes, in you po. And through you. At tomorrow po sa ating Real Talk, abangan nyo pong muli, napakaganda po ng topic natin tomorrow. Ang ating pong title ay, Hello, Love, Goodbye. Wow. Ito po ay may interview po tayo. Sila po yung nakaranas nang sila po ay nawalan po ng mahal sa buhay during the time of ECQ. So paano ba nila ito pinagdaanan? So tomorrow po our guest will be Sir Bernie and Miss Liza Fonseca. Sila pong ating guest tomorrow. Kaya ang tabayanan niyo po bukas sa Real Talk. Muli po ako po si Heather Tejada Orias para po sa ating Real Talk. Thank you. God bless.